Visayas, Mindanao at sa buong mundo at, sa ating mga kababayan. Hello po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Lalo na yung mga nasa ibang nasa US ngayon, ha? Kaka-elect lang ng kanilang president, bagong presidente. So ako naman, siyempre ako naman ay congratulate ko rin naman sila. Oo, naman. Sana hindi kayo nagkamali sa pagboto ninyo. Sana. Parang medyo ano yun, ha? Medyo careful tayo. Sana nga. Ayan, oh. Pero bago ang lahat, ipakilala muna tayo, partner. Ako po si Vian Dacles. At siyempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, si Sunny Casulia po. Welcome po. Magandang, kumusta po kayo? Ayan. Maganda at gwapo talaga kayo. Of course. So, mas gwapo at mas maganda sila sa atin. At siyempre, ito pa rin ang inyong programa, Legal Minds. At ito na, partner, sa usapang legal, sino ba ang nag-a-advise sa atin, nagpapaliwanag, at nagsasabi ng katotohanan tungkol sa batas? Siyempre, walang katulad. Sabi nga nila, yung mga nakikinig sa atin, talagang nauunawaan at naliliwanagan po nila yung mga pagpapaliwanag ng ating bisita ngayon, na matagal ng bisita po natin. Para dito sa mga topic na pinag-uusapan natin at pinadadala po ninyo. Correct. At syempre, ang nag-iisang ating kasama dito at laging, kumbaga on-call eh. Kasi pag isang text mo lang, kapag kailangan mo siya, sasagot agad. Oo. Diba? Mabilis talaga. Pag wala tayo schedule, wala. Correct. Oo. Reply tayo, reply. Kasi inaabangan talaga. Oo. Kasi ang talagang gusto nila ay si Attorney Mike. Correct, diba? Oo. At ipakilala na natin, partner, kasi ang siyempre kasama natin. Ayan, ito po ang ating bisita na naman ngayon, ating panauhin, ha? Pandangal, ating palatuntunan, Attorney Mark Tolentino. Hi, hello. Good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat, lalo na yung mga OFWs, mga suking viewers natin sa Legal Mind. Ayan, hello po sa inyo. Hello, Attorney. Kamusta? Parang medyo nabibisi ang ating buhay. Parang namimiss ka namin. Yes, ang daming kaso, you know, na yung... So, I'm handling a lot of cases. Then, legal consultant pa tayo sa isang sa Philippine Economic Zone. Then, may TV, may radio. Buti nilang binitawan ko na yung pagiging professor kasi hindi na kaya. Pero, yung pagdating ba sa kaso, matanong ko lang, ano ba yan? Seasonal ba yan, Attorney? I mean, meron ba talagang panahon sa isang taon na madalas yung hearing ninyo? Actually, every day. Almost every day. Except yung mga time na walang hearing. For example, December, January. Medyo pahinga ito. Oh, yes. December, this January, then sometimes in June or July, walang hearing. Anong months ang pinakamarami? Anong months ang merong pinakamarami? Karaniwan, Attorney, ah. Ang pinakamarami after January. Ay, mga Feb. So, Feb, March, April. Kasi walang paso. Parang summer season. Hindi, marami yan. Ibig sabihin, kasi may pambayad sila. Oo nga. Pangalawa, most of the case. Ganun pala yun. Another is, yung panahon na yan, nag-iipon sila. Then, February, March, April, di ba, after Valentine's. So, after Valentine's, may mga nahuhuli ba? Yes, hindi. Pag Valentine's, may nag-iipon. You know na pag may nahanap silang iba, then may asawa sila, so magpa-file ng annulment. So ganoon, February, March. May parang nahuhuli nga, Attorney. Yes. Kasi yung mga kaso kasi, mostly mga family cases. But with respect sa criminal cases, walang season yan. Anytime yun. For example, yung kasong swindling, estafa, yung mga pag tumatalbog yung mga cheque, walang season yan. Every time yan. Yung mga ganyang kaso. Pero may particular time talaga na kumbaga mas maraming hearing dahil nga may pera ang tao. Yung season lang na walang, mostly walang kaso, yung sa annulment, yung mga family cases. Pag family cases kasi, hindi sila nag-file ng kaso pag December. So yung mga lawyers pag December, mostly walang income. Kasi, di ba, ang lawyer, kumikita yan pag may kaso. Correct. Paano kayo magkakaso pag Pasko? Di ba? Time to give love. Time to give peace. Break naman. Walang tiyan ka lang eh. So, ibig sabihin, walang kita yung lawyer during that time. Malungkot ba? Hindi naman. Pero anong pinakamasayang months naman sa mga lawyer? Ano?
After... Kasi malungkot before December eh. After the holidays na, attorney. Hindi, mga February, March, April. Yun. Ayan. Ayan na yung mga, first quarter of the year. Ako kasi baka magplano ito, magpakasal na itong aking partner. Eh. Anong months? Wala na. Nanawa na ito yung nanay ko. Lagot ako. Pag-uwi ka sa bahay, sino ka? Gaganin ako. Ayan, ito na. Ako ba? Kasi okay. Na tayo makarating, partner? So dito na muna tayo. Maganda itong pag-uusapan natin. Ayan, ito parang kakaiba na naman ito eh. Sa mga napag-uusapan natin noon. Hindi pa natin ito na pag-uusapan eh. Ito talagang isinulat ito sa atin. Sabi nga rito nung nagpadala ng kanyang letter, "Hi, Legal Minds. Sobrang nakatutuwa pong malaman na meron na po kaming napapanood na programang nagpapaliwanag sa amin ng mga bagay-bagay sa batas natin na sa totoo lang po ay mahirap intindihin, lalo na sa tulad ko na hindi naman po isang abogado. Bukod po dito, kaya po ako nag-message sa inyo ay upang maliwanagan po sa dapat naming malaman tungkol sa Anti-Carnapping Law. Mangyari po kasi, kami ay kailan lamang nabiktima nito. Hindi po namin alam ang aming dapat gawin dahil wala naman po kaming sapat na halaga para sa isang abogado. Sinubukan na po naming lumapit sa PAO dito po sa amin, ngunit tinanggihan po kami dahil marami na raw po silang kasong dapat mangunahin kaysa sa amin. Naku. Ayan. Sana po ay matulungan ninyo kami dahil malaki po ang tulong pangkabuhayan ng sasakyan na kinarnap sa amin. Ayan. Sana po ay mabigyan pansin ito. Salamat po. #HQOTD. Ayan. Parang dalawang kaso ito, attorney, no? Kasi dinecline sila ng PAO. Tapos yung isa naman ay anti-carnapping. So, ano ba yung role ng PAO? Mm-hmm. Ang PAO kasi ang bibigyan ng priority ng PAO first is criminal cases. Mm-hmm. Of course, yung PAO, yung Public Attorney's Office, pwede silang hawak ng mga civil cases. Mm-hmm. Civil cases, like lupa, mm-hmm, mga family cases, yung annulment, yung custody, issue ng custody. So about sa change of name, correction of entry in the birth certificate, mga special cases, special proceedings, mm-hmm, pwede yung PAO, ang Public Attorney's Office, sa hawak. Mm-hmm. Pero bibigyan nila ng priority ang criminal cases. Another, bibigyan nila ng priority ang mga indigent. So, kailangan indigent ka. Mm-hmm. So, the mere fact that may kotse ka, ibig sabihin, baka hindi ka indigent. Mm-hmm. Kumbaga medyo, kahit pa paano may pera. So, medyo nakakaangat sa buhay. So, kung kaya mong bumili ng kotse, kaya mong mag-hire or kumuha ng abogado. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So, ang bibigyan ng priority ng PAO, yung mga indigent. Uh-huh. Okay, yun yan. But, pwede silang hawak ng ibang mga kaso, but kailangan bibigyan nila ng priority ang indigent. Mm-hmm. Kasi yun ang purpose na, or function ng PAO. Kumbaga, mas nangangailangan. Dapat walang makukulong because wala kang kwarta. Mm-hmm. Dapat walang makukulong kasi wala kang pangbayad ng abogado. Mm-hmm. Makukulong ka lang kasi may ginagawa kang krimen. At saka ang PAO is government lawyer yan. Yes, sila nagre-represent sa isang tao mahirap na talagang patuloy ang binabanggit mo na walang pambayad. Under sila, attached agency sila ng Department of Justice. Mm-hmm. Okay. So yun ang tinatawag na Public Attorney's Office. Dito tayo sa carnapping. Ano ba yung carnapping? Ang carnapping, we are talking here, taking. Mm-hmm. Taking, ibig sabihin, kinuha. Nang walang paalam. Kumuha ng sasakyan. Oh, yan. Mm. Oo. Hindi kumuha ng ibang property kasi pagnanakaw yun. Mm-hmm. Iba yun sa yung pagnanakaw, iba yun under Vice Penal Code. Ang carnapping under special law. Kasi carnapping, kinukuha niya ang isang sasakyan. Mm-hmm. Ng isang tao na, for example, ng isang tao, okay, kinukuha niya yung sasakyan na walang pahintulot. Mm-hmm. Okay. And aside sa taking or kinukuha, may second requirement, may intent to gain. Ano ba yung intent to gain? Uh-huh. Kung kinukuha lang niya yung sasakyan na walang pahintulot, kinukuha niya kasi emergency. Mm. Yung asawa niya nanganganak. Yung sasakyan nakapark doon, yung susi naiwan. Mm. Then yung asawa niya walang sasakyan. Oo. Ginagamit niya para ihatid lang sa hospital. Mm. So there's no intent to gain. Parang, so hindi yan carnapping. Mm. Isang carnapping, taking. Pangalawa, intent to gain. Ano ba yung ibig sabihin ng intent to gain? Uh-huh. Ang purpose mo, parang may makukuha ka in return of na itong sasakyan. Pwedeng pagkakitaan. Pagkakitaan mo. Ayan. Yun ang ibig sabihin ng intent to gain. Uh-huh. May intent ka na may makikita, parang income. Uh-huh. Pagkakakitaan. Yun ang ibig sabihin ng intent to gain. Uh-huh. Pangatlo,
kailangan walang pahintulot sa owner. May say walang pahintulot, ang sasakyan naka-park doon, yung susi nandoon, or kito lang susi, magaling ka lang magbukas doon. Oh, yan, magaling ka sa mekaniko ka, walang consent. Or kahit na yun ang tinatawag na without consent. May tinatawag din with violence or intimidation. You say with violence, naka-drive, nag-drive ka, si Vian nag-drive, may biglang pumasok, then kinuha yung sasakyan, dintukan ka, pinalabas ang driver, then siya yung nag-drive, kinuha niya yung sasakyan. Intent to gain but with violence. Parang ano to, attorney, no? May pagpilit na kasama. Oh, yes, yes. So, yung una, walang consent. Kasi kinuha lang, kasi wala yung driver, kinuha yung sasakyan. Pangalawa, may tinatawag na intent, may tinatawag na violence. Violence or intimidation. May pangatlo pa, another case ng carnapping. Itong tinatawag na with use of force upon thing. Ano may with use of force upon thing? For example, yung sasakyan mo nakapark, may mga magic kuan ka, susi, na-open mo, or sinira mo yung salamin, papasok ka. So, with use of force upon thing ang tawag doon. So, tatlong kasi ang carnapping. Yung una, walang consent. Okay. Kasi, walang consent, magaling ka mag-open, nakuha mo yung sasakyan. Yung pangalawa, may violence, may intimidation. Minsan nga, may iba dyan, may kasama pang pag-rape ng driver. Ayan, rape yung driver, o pinatay mo yung driver, kinuha pa yung sasakyan. Oh, yun, iba yun, violence yun, or intimidation. Yung pangatlo, use of force upon thing. Sinira mo yung pintuan, para ma-open lang. So, yun yung tinatawag na use of force upon thing. Attorney, kasi balikan natin yung umpisa, no? Sabi mo, it's different pa sa pagnanakaw ang carnapping. Bakit siya ginawa ng special law para doon? Ang carnapping binigyan ng special law. Bakit siya special? Special law siya kasi parang bibigyan ng more protection ang may owner ng mga sasakyan. That's it. Also to help the economy. To help the economy kasi iba yung pagnanakaw mo. For example, yung isang tao nagnanakaw ng isang bagay, for example, ballpen, ninakaw niya, anong effect dun? It will only affect sa isang tao. Yung may-ari ng ballpen, hindi na siya makapirma ng cheque. But pag kotse, kailangan bibigyan ng more protection para at least to encourage na bibili ang sasakyan, to help the economy. Di ba? So at least, ganun. So, to protect the individual. Kasi yung sasakyan kasi parang bahay din mo yun eh. Correct. Especially dito sa Manila. Sa Manila, for example, if you're riding a car, ilang oras ka nasa sasakyan. Correct. Ito, ayan. Minsan, yung ibang tao dito, minimum 5 hours a day. Nasa kotse lang. At yung iba kasi, attorney, ginagamit pangkabuhayan. Yes. Kagaya nitong nagpanalangin. So, kailangan ng more protection. Kasi ang sasakyan, it will help you. Ang may nagtatanong sa akin, is it an income or is it an asset or liability? Napag-usapan natin. Yan. Is the car, yung sasakyan mo, asset ba yan o liability? Depende kung sino ang nag-drive. Okay. For example, bumili ako ng sasakyan, gusto ko lang pagpapogi. Liability 'yon. Hindi naman kumikita 'yan. Pero pag bumili ako ng sasakyan, gagamitin ko sa aking negosyo. Asset yon. Katulad nito. Asset niya. It means ninakaw yung sasakyan, ninakaw din yung kabuhayan niya. Correct. So kailangan nito. Kailangan bibigyan ng special more protection ng batas yung sasakyan kasi yung sasakyan hindi mo lang yan sasakyan ihatid ka doon, ihatid ka dito. Yung sasakyan it will also give you livelihood. Di ba livelihood? Sasakyan. Sa negosyo. May tanong sa akin din, ang sasakyan ba? Is it a necessity or a luxury? Pangangailangan